Ang Diyos ay magliligtas. Ang Diyos ay gagawa ng himala.
Natin sa taong ito ay Jesus the Great Provider. Yan, Jesus the Great Provider. Yan yung ating tip. Kita po man ninyo. Yan, Jesus the Great Provider. Amin po ba? Yan, Jesus the Great Provider. Si Jesus ang siyaga. Ano sa Tagalog yung Jesus the Great Provider? Si Jesus ang siyaga. Tumutugot ng lahat ng ating pangangailangan. Yan. Sino po rito yung mga may pangangailangan? Taas ka po ang kamay. May nangangailangan ng pera. May nangangailangan ng trabaho, diba? At mayroong nangangailangan ng kasintahan, diba? Lagos ang kasagot. May nangangailangan ng asawa. Yan. Totoo po yun. Eh, mayroong ganoon. So, iba't ibang pangangailangan mo natin. Tama po ba? We have different needs, no? And in the book of Philippians chapter 4 verse 19 it says, Philippians 4:19, it says, Apostle Paul says, my God shall supply all my needs. Parang naiinit. No? Hindi ba napapansin ang init? Parang maglaka, hindi ba pwedeng lakas ang iyong aircon? Wala bang leader na pwedeng magpalakas ng aircon? Ang init eh. O dahil nakakot lang ako, kaya ako naiinitan. That's it. Sabihin mo sa staff na KFC, lakasan ng konti. Kung nararamdaman niyo mainit, o baka naman nakakot lang ako, kaya siguro nainit ako. Parang seryoso-seryoso naman kayo. No? Philippians 4:19, it says, my God shall supply all my needs. Apostle Paul says that our God will supply all our needs. Isusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Okay, patay po natin yung mga cellphone po natin. Kasi po, nakaka-apekto sa pripad ng eroplano.
I-airplane mode nyo muna yung mga cellphone niyo. Para hindi maka-apekto sa alipad ng eroplano. Yan. So natutuwa ho ba kayo na ang pangangailangan natin ay ibibigay ng Diyos? Pangako mo ng Panginoon niya. So number one, pangako ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Marami mga tao. Seryoso naman tayo rito. Inuulit ko, lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Diyos. Kung ano yung ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos. Amen. In Philippians 4:19, it is an assurance of God na ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Dito na po ang tingin sa magandang lalaki sa akin. Bayaan nyo na po siya rin magayos. Amin po ba? Sa dito lang po ang tingin sa magandang lalaki sa harap sa lalaki. So sa pagkakalita po mga minamahal, nangangako ang Panginoon, God has promised that He will supply all of our needs. Kaya po, write it down, no? Isulat din nyo sa inyong mga notebook, especially sa inyong mga puso, na ang lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Diyos. Naunawaan mo ba natin? Palakpakan natin si Lord. It is an assurance by God na ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Ano-ano ho ba yung mga isipin ninyo? Ano-ano yung mga pangangailangan ninyo? Isipin ninyo. Yan. Isipin ninyo kung ano-ano yung mga problema ang kinakaharap ninyo na gusto ninyo palutas. So ang lahat ng iyan ay lulutasin ng ating Panginoon. Amen. God will solve all our problems. God will meet all our needs. Hindi lamang po yan patungkol sa pera, maging patungkol sa relasyon. Diba? Sa isang pamilya, nais po ng unity. Tama po ba? Amen. Hindi natin nais na ang family is disunited. No? Merong disunity ang family. So, aayusin pong lahat ng Panginoon yan. Amen. Amen. If we believe that God, no, will be the one to solve all our problems. Kaya number one, ilagay natin sa ating mga puso at isip, lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Diyos. Amen. Ilagay mo number two sa iyong puso at sa iyong kwaderno, no need to worry. Hindi natin kinakailangan mag-alala. God will fix it. Amen. Amen. God can fix it. Totoong-totoo ang banal na kasulatan. Totoong-totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ano yung pinangako niya, He shall fulfill it. Ang liwanag ng sinabi sa Philippians 4:19, this is our text for this day. Our God will supply all our needs. Ang Panginoon ay tutugunin ang lahat ng ating pangangailangan. E paano kung hindi na ibibigay ng Diyos yung ating pangangailangan? Paano? Ano ibig sabihin nun? Number one, baka hindi natin yung pangangailangan. Baka layang at lulang yun ng ating katawan. Amen. Kapag hindi na ibibigay ng Diyos, it means it is just a want, not a needs. Not a need. Hindi po pangangailangan. Luho at layo lang ng katawan. O maaaring pangangailangan natin yun, pero hindi pa panahon. Amen? Sabi nga nila, sa tamang panahon. Amen. Alam pa natin si Lord. Sabihin mo nga po, sa tamang panahon. In His time, He makes all things beautiful according to Ecclesiastes 3:11. In His time, He makes all things beautiful. Tandaan po natin yan. Kaya pag meron tayong nire-request, we desire something, pero hindi nagkakaroon ng fulfillment, hindi nagmamaterialize, hindi nagkakaroon ng katuparan, it means maaaring hindi pa panahon, hindi pa tamdang panahon, o maaaring hindi ito ang kalooban ng Panginoon. So, kinakailangan alamin natin ang panahon ng Lord at kinakailangan alamin natin ano po, kung ito nga talaga ay will ng Panginoon. Amen. E paano po natin malalaman kung time na natin o time na ni Lord o ito ay will ni Lord? Humingi po tayo ng sign ni Lord. So, merong mga sign na pwedeng hingin natin ni Lord o kaya naman magpa-cancel tayo sa mga matured spiritual leaders.
magtanong-tanong tayo sa kanila sapagkat sila po ay meron pong experience upang sa ganoon ay payuhan tayo kung ano yung tamang panahon para sa atin. Ayan. At kung ito nga talaga ay kalooban ng Panginoon. So number one, surely, truly, the Lord will supply all our needs. No need to worry. Amen. No need to worry. Number one, God will surely meet all our needs. Not our want. And number two, no need to worry. Hindi natin kinakailangan mag-alala. Amen. Hindi natin kailangan mag-alala. Minsan, alam niyo, maraming tao na mamatay dahil sa nervyos. Maraming tao na mamatay dahil sa pag-aalala. Kapag meron akong ilalang tao eh. Kapag nagkakasakit yan, konting sakit lang, magugulong ng kwarto yan. Totoo mo. At doon sa loob ng kwarto, nangingulig na yan. Sumakit lang ng konti, kahit na anong sakit lang ng konti sa katawan niya, magugulong ng kwarto, nangingulig na yan. Mamamatay na ako, mamamatay na ako. Totoo mo yan. Kaya ang pumapatay sa kanya, hindi naman talaga yung problema niya. Ang pumapatay sa kanya, yung takot niya at nervous niya. Kagaya po ni Peter, nung hinangad ni Peter na siya ay makalakad sa ibabaw ng tubig, hinayaan ng Panginoon, God allowed Peter to walk on the water. Pero nung may papalapit na unos, kinabahan si Pedro at siya ay unting-unting lumubo. Ang sabi ng Lord, bakit kinatakot? Eh hindi naman tatama sa iyo yung unos. Anong kinakatakot mo? Amen. Kitaot mo ba rito? Ganito ang maraming tao, masyadong nag-iisip ka agad ng negative. Pag tumarating yung mga problema, mag-iisip ka agad ng negative. At kung ano-ano masasama ng iniisip. Kaya ang nangyayari, ano nangyayari sa atin, napaparanoid tayo. Amen. Napaparanoid tayo. Bakit? Sapagkat nag-iisip-isip tayo kung ano-ano negative. Amen. Kitaot mo ba rito? So pag dumarating sa atin na anumang problema, pagsubok laban ng buhay, huwag tayong nag-iisip-isip kaagad na kung ano-ano masasama o kung ano-ano negative. Ang isipin natin, may magagawa ang Panginoon. Amen? Amen. Tao pa mo ba dito? Amen. May magagawa ang Diyos. Laging may magagawa ang Diyos. Sabi nga sa kanta, God will make a way where there seems to be no way. So Jesus, the great provider, means God knows all our needs and God will surely meet all our needs. Kitao pa mo ba rito? Amen. Ilagay natin ang malalim sa ating mga puso't isip. Lahat ng ating mga pangangailangan ay tutugunin ng Diyos. Pakisabi lahat. Kaya isettle natin ang ating mind. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot, huwag tayong kabahan, huwag tayong mag-isip ng negative. God will surely meet all our needs. Amen. And God is a powerful God. Kaya niyang isolve kahit na ang anumang mabigat na problema. Kaya niyang isolve kahit na anumang mabigat na pagsubok. Amin po ba? May tao ba po ba rito? Ako po'y natutuwa sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng ating radio ministry, TV ministry, maraming naliligtas at maraming gumagaling. Amin po ba? Minsan, maraming nagtitext sa akin at humihingi ng prayer request. At ang gagawin ko, tatawagan ko yung nagtitext sa akin. At habang pinapag-pray ko sa pamamagitan lang ng cellphone, pagkatapos po ng prayer namin, sila kaagad ay tinutugunan ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin sila. At ang sabi nila, gumaling na po ako. Naayos na po ako, bumuti na po ang aking kalagayan. So nakakatawa ang Panginoon. Tao pa ho ba rito? Kaya sa oras na ito, ilagay natin sa ating puso't isip. And that our God is an all-powerful God. Ano man ang problema, pagsubok laban ng buhay na ating kinakaharap, kaya isolve lahat ng ating Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, ano man ang problema mo ngayon, sige, sabihin mo sa sarili mo, ano man ang problema mo ngayon, isusolve nyo. Walang mahirap ko, Lord. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Maaaring tumapin po kami dito na meron pong bigat sa inyong bigit.
Maaari kayong may nanginginig at nanonood ngayon na mayroong problema at pagsubok laban ng buhay na kinakaharap. Pero binibigyan tayo ng Lord ng assurance na anuman ang problema ang kinakaharap natin, kaya kasi kaya ay minasisong kaya na lutasin ay minatong kasi lutasin ng ating Panginoon. Amen? May tao pa mo pa rito. Ito po ang mag-aalawa ninyo sa lahat ng narito, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sa sandaling sumagot ang Panginoon sa ating prayer, wala tayong magagawa kundi i-testify natin sa iba ang magandang ginawa ni Lord. Amen. Amen. And secondly, magpatuloy tayo kayo. Amen. Alam niyo, ang Diyos po ay laging nagpapakilala. Nagpapakilala siya at patuloy siyang nagpapakilala. Binibigay na tayo ng experience, experience upon experience. Kaya yung mga experience na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay tanggapin natin ang tanggapin, amin po ba? Ano ba ibig sabihin ng experience sa iyo na kinakailangan natin tanggapin? Tanggulungan kapag may mga problema tayo, itulog natin lahat sa Panginoon at maniwala tayo ang lahat ng ito'y nilulutas at kaya nilutasin ang ating Panginoon. At pag nilutas ng Lord, i-testify natin sa maraming tao ang mga hanggang ginawa ng Lord. And number two, magpatuloy tayo sa ating Panginoon Kristo. Amin po ba? Nanginawaan po ba natin yan? Kaya, number one, God knows all our needs. Naglinis na po ba kayo? And God will surely meet all our needs. No need to worry. No need to think negative. Mag-isip tayo ng magaganda at magbabuting bagay. Itao pa huma rito. Amen. Lagi natin ilagay sa ating puso at isip na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Saglit na tayo yung mga at pagigit. Saglit na tayo yung mga at pagigit. Sige po, saglit lang po ito. Habang kayo mong lahat ay na kayo at nakapigit, itulog po ninyo sa Diyos ngayon ano yung mga mabibigat na problema, mabibigat na pagsubo, mabibigat na laban ng buhay. Come. Minsan, ang sinasabi natin, sana magbubo ng Lord. Kaya-kaya ng Lord. Minsan ganun ang ating pinapagdip. Hindi sana, hindi. Hindi kaya sa kaya-kaya ng Lord. Hindi yun eh. Kundi, maniwala tayo sa ating Panginoon. Sige po, hamang tayong lahat ay nakayawag nakapikit. Isipin po natin lahat ng mga problema pagsubok laban ng buhay na ating kinakaharap. Sa ating sarili, sa asawa, anak, magulang, kapatid. Ang hirap naman na lumano tayong patas na lang nangyari. Ang hirap naman, nakinig tayo, nanon, tapos wala namang nangyari. Mahirap sa Diyos
wala na pong madalang, wala na pong bibiro, wala na pong paikot-ikot, at wala na pong pamunta-munta ng siya, wala na pong Savior you are. Jesus, the great provider. He is not just a provider, but a great provider. Our God is not just a provider of all of our needs, but He is a great provider. Higit pa nga may kakayanan ang Panginoon. More than enough, more than sufficient. God, our God is more than enough, more than sufficient. Ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating pangangailangan, ano man ang ating sakit, ano man ang ating karamdaman, ano man ang problema at pagsubok laban ng buhay na ating kinakaharap, God can fix it. God can solve it. Kaya sa araw at oras sa ito, tayong lahat na narito, tayong lahat ng mga nakikinig at nanonood, isa lang po ang dinidiin sa atin ng Diyos sa oras na ito. May Diyos na totoo. May Diyos na nagmamahal. May Diyos na nagmamalasakit. At anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, ay kayang lutasin ang ating Panginoon. Anumang kinakaharap natin, kaano man ito kabigat, kaano man ito kalaki, may mga gabi hindi tayo makatulog. May mga gabi hindi tayo makapagpahinga. Minamagamag tayo ng anumang problema at pagsubok at laban ng buhay. O anumang guilt at condemnation ang gumagulong sa ating puso't isip. Kaya alisin lahat ito ng ating Panginoon. Kaya magpatawad ang Diyos. Sinlaki man ng barko ang ating kasalanan, sinlaki naman ang dagat ang kanyang kapatawaran. Sinlaki man ang earth ang ating kasalanan, sinlaki naman ng universe ang kanyang kapatawaran. Kaano man tayo karamihan sa harapan ng tao sa tingin natin sa ating sarili, kaya tayong madaling at kaya tayong binisi ng ating Panginoon. Kaano man kalaki ang problema ang ating kinakaharap, kaya lumutas ang Diyos. Kaano man katindi ang problema ang ating kinakaharap, kaya lumutas ng Panginoon. Kaya sa araw at oras na ito, tinatawagan tayo ng Diyos. Magmaliglob dahil lahat sa Diyos. At ang Diyos na ito, siya ay si Jesus. Siya ang Diyos na nagatawang tao. Tanggapin natin siya bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Muli natin siyang paglimuran. Muli natin siyang pag-anaya ng buhay. Muli natin gawin ang tama sa kanyang harapan. Muli natin ibigay ang pinakadamis na atin sa ating Panginoon Diyos na mahal. Kaya sa araw at oras na ito, in this very special day, in this very special moment, we will surrender our lives to Jesus. We will accept Jesus as our Lord, God, and Savior. We will ask Jesus to come into our heart and be the Lord, and be the God, and be the Savior of our lives. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng kalangitan. Oh,
Panginoon ng mga kapangyarihan. Sabihin mo natin ito, Panginoong Jesus, naniniwala ako, Ikaw ay buhay. Diyos, Panginoon, tagapagligtas, healer, and the great provider. Sa oras mo ito, lumalapit ako sa iyo ng katotohanan. Humihingi ng tawa. Matawarin mo ako. Anaman mo, mga naging pagkukulang ko, ano man po ang mga naging pagkakasala ko. Kung meron kang alam na nagawa ko pagkakasala, panagin pagkakasala ko sa Panginoon, sige, magkita mo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos. Come to it in a very personal way. And you know it. Come on, talk to your God. Come on. Kung meron nakagawa sa iyo ng pagkakasala, patawarin mo. Patawarin mo ang tao yun. At ang sabi ng Biblia, kailan ka ba? O ilang beses ka ba magpapatawad? The Bible says 77 times. It means, as long as that person is willing to ask forgiveness, then forgive. Forgive. Kapag ikaw ay nabubuhay, magpatawad ka, patuloy kang magpatawad. Patuloy kang magbigay ng chance. At patuloy nang magbigay ng thoughts. Sige po, kausapin natin personal ng ating Panginoon. Gusto natin siyang pumilos para lumalim ang ating mga karamdaman. Gusto natin siyang pumilos para masolva ang mga financial problem, problema sa relasyon, problem within the family, disunity in the family, problem sa business, problem sa mag-aaral, iba't ibang problema sa buhay na ito. Gusto natin kumilos ang Panginoon. At kikilos na ang Diyos, ang nais lang ng Panginoon. Gamitin natin siyang Lord God, Savior ng ating mga buhay. Sige po, sabihin niyo sa Panginoon, personal, kung ano yung mga nagawa niyong pagkakasal na kayo pong magsalita sa Kanya. Hindi na kailangan parinig pa ng katabi ninyo. Sabihin niyo kung sino sa inyo yung mga tao nakagawa sa inyo ng mali. At sabihin yung pinapatawag nila. You are willing to forgive. And you are willing to forget. Sige po, kung nais sumutak ng luha sa inyong mga mata, hayaan nyo lang na pumata. Huwag nyo lang titignan kaliwat ka ng di magkatarapan. Please, huwag na huwag nyo titignan. Nobody mo binarang, please. Stay where you are. Just bow your heads and close your eyes. Huwag nyo kakalimitin, huwag nyo kakausapin na katabi. Let him that her pass it right. Sabagat sa araw na ito, nakinig ka, nanood ka, pinapunta ka ng Lord dito. Gusto kang bigyan ng karanasan ng Diyos. Gusto kang magpakilala sa iyo ang Diyos. At sabihin niya sa iyo, I am your great provider. Lahat ng pangangailangan mo, kaya mo ibigay. What is impossible with men, are all possible with God. Huwag mo kalimitahan ng Panginoon. Do not limit God according to your feeling mind. Because God is the man. Kung paano napakalayo na binuka sa laki, higit na mas malayo ang Panginoon. Yes, God. And Father, cleanse our hearts with your holy blood. Cleanse our hearts, Father God. And make us holy and worthy in your sight, Father God. Remove, Lord, all the stain in our hearts, all the dirt in our hearts, Father God. Make us holy, God. Through
your blood. Your blood is so powerful. And Father, remove the guilt and the condemnation. Sa oras na ito, let me prophesy. Nakikinig ka o nanonood ka o nandito ka ngayon, aking gawin itong maigay. Ang pamilya mo ay masak. Ang pamilya mo ay sira, disunited. Pero nag-humble ka ngayon sa harapan ng Panginoon. Binangin mo ang araw na ito. From this day on, binangin mo, bubuuin ng Diyos ang napasarong tahanan. Believe me. Believe me. Thus saith the Lord thy God. Yung anita ninyong mag-asawa, yung anita ninyong mag-ina, yung anita ninyong mag-ama, yung anita ninyong sino man kayo na merong anita, God will remove it. Believe me. Thus saith the Lord. Aayusin ang Panginoon niya. Aayusin ang Diyos yan. Believe me. Aayusin ang Diyos yan. At wala ang magagawa kung di bumalik sa darating na Sunday sa lugar na ito. At i-testify mo, o mag-test mo, tumawag ka, at i-testify mo na ang thing that Jesus the Great Provider ay totoo sa pagkatumugon ang Diyos sa masakumang tahanan. Pakinggan mo ba ito, merong nakikinig ngayon o nanonood o nandito ka ngayon, merong problema sa iyong chat. May problema sa iyong puso. Ang Diyos ay pinapagaling ka ngayon. Believe me. O Ramashiri biyan na Ramashiri. Yes. Meron ho bang nagpunta rito na gano'n o nagiginig na nanonood ngayon na may masakadang dyan na masakit ang puso? O meron bang nagpunta ba rito? Eh, dito sa ngayon, sa oras sa ito, may nagpunta ba? Halika, sister, lapit ka rito. Sige, lapit ka. Sige, meron ba bang nagpunta na meron problema sa kanilang mga dyan? Sige, lapit dito. Kung meron, lapit dito. Yeah. Yeah, meron ba ba? O maaari siya lang, o iba na ihiya, o iba nagiginig at nanonood. Yeah, sige po, lapit po dito. You know, we are not, hindi tayo, hindi tayo basta bisita lang dito. Bahagi tayo dito eh. As we attend, as we listen, and as we watch this program, bahagi tayo. O yung meron pang mga karamdaman na dumating na gusto bumunta ng harapan, sige. Meron pa akong nakikita, may problema sa kanyang ulo, sa kanyang batok, sa kanyang leg. Sige po, lapit po ito sa harapan. Kung meron pa po. O ano ba mga iba't ibang ulo na sa iba't ibang ulo, iba ng karamdaman na pumunta sa lugar na ito? O kahit na anong problema, sige po, lumapit sa harapan. At yung pinarapisay ko kanina, na ang pamilyang sira ay maaayos na. Believe me, maaayos siya. That's say the Lord I God. Pag sinabi, thus saith the Lord, or this is the word of the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, it is an assurance that it is not a word of man, but a word of the Lord. At sa mga oras na ito, yung talagang gustong mag-intervene ang Lord sa inyong buhay, yung hindi matatakot, hindi mahihiya, hindi mangangamba, alam mo na, hindi ka na nakakabahid ng maraming bagay. Alam mo na, pabagsak na ang buhay mo. Lapit na rito sa harapan. Wala nang patumpit-tumpit pa. Hayaan natin na mag-pray tayo at ang Lord ay mag-intervene sa oras na ito. Kita mo natin kinakailangan pakahaba-habaan pa yung mensahe. Sapat na po yun. A declaration that Jesus is the great provider. Sige po. Wala na po ba? At i-extend po natin yung ating mga kamay sa kanila. At i-extend nyo rin po ang inyong mga kamay sa ating Panginoon.
And Father God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, this is your word. And this is your personality. You are the great provider. This is your character, O God. So Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, alam mo ang problema niya sa pag-aaral, alam mo ang problema sa trabaho, alam mo ang problema sa negosyo, alam niyo po ang problema niya kung kinakaharap sa oras na ito, alam niyo po kung ano yung kanyang sakit, kung ano yung kanyang karamdaman. Kung maaari hindi siya ang kanyang mahal sa buhay ay may problema, nandun sa ibang bansa o nasa ibang lugar. At tunay nga po, Ama, pinarami sa iyo sa oras na ito, lahat ng sigarot within the family, ang lahat ng emotional mo na. Emotional na ito na po ng Panginoon. Maliwala po kayo sa akin. And let me give this word, let me prophesy, ang inyong pambuong pamilya ay maglilingkod sa gawain ito. Ang inyong buong pamilya ay maglilingkod sa iglesia ito. Sapagkat binuo ng Panginoon ang inyong pamilya, pinag-isa ng Diyos ang inyong pamilya, God remove the barrier, the wall, the obstacle, the obstruction in the middle of your family, in the midst of your family. At inayos lahat ng Panginoon. At sa oras na ito, mula ulo hanggang talampakan, ang Diyos ay gumagawa ng dahil ng himla. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, at gusto kong sabihin sa iyo, mula sa araw at oras na ito, ang iyong karamdaman ay hindi na babalik pa. Believe me, this is the word of the Lord. Jesus, the great provider. Financial, tumutugon ng Lord. Sa relasyon, tumutugon ng Lord. Sa karamdaman, tumutugon ng Lord. Ano ma mga pangangailangan? Pag sinabing pangangailangan, it is not limited to financial need. All kinds of our needs. God can fix it. God can solve it. God can provide for all of our needs. Yes, Lord. Taas po natin ang ating dalawang kamay pagdungan ng langit. Meron pa rin kung nakikinig mo nanonood na nandito ka, meron kang eye problem ang Diyos ay nagpapagaling sa'yo. Meron ka rin ear problem ang Diyos ay nagpapagaling sa'yo sa oras na ito. At sa oras na ito, pakinggan mo ito ha, meron kang problema, hindi palutas-lutas, alam na alam mo yun. Pero sa oras na ito, lulutasin ng Panginoon. Believe me! Meron kang problema at pagsumog laban ng buhay namin ng dadaanan na hindi mo alam kung paano ito magkakaroon ng kalutasan. But let me give you this word. Sa oras na ito, aayusin ang Diyos yan. Believe me! Because in Ephesians 4:19 emphatically said, Jesus will supply all of our needs according to His overflowing riches and glory in heaven. So, Father, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, sa lahat po ng mga nagpunta rito, at lalo na po itong mga lumapit sa harapan, Father, extend your miraculous hand in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yarin mo. Koro masaka, rinian na, kirin isumuro kanto na kirna. You are healed by the strength of Jesus. Yes, you are healed. You are healed with the stripes of Jesus. Kung
Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Subihin niyo ang kagalingan.
Sabihin niyo ang kaligtasan. Sabihin niyo ang kapatawaran. Sabihin niyo ang bagong buhay. Sabihin niyo ang blessing at reward niyo natin. And let all your good gifts be fulfilled. And let the good desires of your heart be granted. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yan. Pagkakigin natin yung mga kapatid natin. Bigyan natin sila sa gilis ng mikropon ng mga ilang teraso. Mag-estepe sila kung ano yung mga magagandang ginawaan ng Panginoon. Bigyan ka agad ng mikropon ng gilis. So, sige gusto mag-estepe yun natin. Sige. Sige na, isa-isahin natin. Ano po yung mga, ano po yung maganda? Yan yung kataharap na siya. Ano yung magandang ginawa sa inyo ng Diyos ngayon sa araw na ito? Sige na. Ay, ako ba sa ito? Oo, sige na. Yan, sige, bigyan natin sila ng mikro. Ayan, sige. Ayan, ayun. Ako naman po kanina, sinasabi ko kila Sister Anita na mag-umpisa tayo dito nung pumasok na ako. Naupo kami. Sabi ko, biglang sumakit yung ulo ko, matindi. Tsaka, nung hinawakan ng ulo ko si Pastor, may naramdaman ako na malamig. Ngayon ko lang naramdaman ito simula nung sumama ako sa samahan na ito. Ngayon lang po nangyari. Kasi niyo pong naramdaman? Ano pong klaseng lamig na naramdaman niya, Mami? Hindi ko po may paliwanag. Unexplainable. Pero parang pinaglabanan ko kaya hindi po ako malapit na po. Pero yung malamig mo yung naramdaman niyo? Opo, naramdaman ko na parang bumuhos na yun yan. Nung naramdaman po ninyo yung lamig, ano pong nangyari sa katawan ninyo? Parang gusto ko pong mag-collapse pero bigla pong naano ko. Oo, mag-aang na po ngayon ang pakaramdam ninyo. Opo, nawala na po yung sakit ng ulo ko. Alam mo ka natin ang mga sister. Yan, sige sister. Ano pa nga sa camera, sister? Yeah. Ako naman po, yung may pakatotoo ko po. Sabi ko nga po, galing pa kami ng Nueva Ecija. Sabi ko, may siguro may magandang dahilan gagawin si Lord sa buhay ko ngayon. Tapos pinapisi po ni Apostol Ricardo T. Carillo po, yung sabi niya yung mas masakit po ng puson. Kasi po one week na po na inaangal ko po yung operation ko po sa ovary po. Tapos po nagpa-check up po ako sa health center, sabi nga po mataas po yung infection po ng urinary cyst kasi po PCI nga po siya. Tapos kung kahapon, pumunta po ako sa OB-GYN ko. Yun nga, hindi po nawawala yung infection ko. Tapos nung pinrapi si Gabo ni Apostol na sabi niya, yung pananakit ng puso, nagulat ako kasi sabi ko, alam ni Apostol, sabi kong ganyan. Sabi ko, ito nga siguro yung dahilan Diyos na, ito yung siguro magandang dahilan gagawin ni Lord. Kaya pumunta talaga ako dito sa anniversary ng church natin. Kamusta na yung pakaramdam mo, sister? Ano po, Apostol? Ano po, yung... Sabi, nawala po yung pananakit na ng napakalate ng pananakit. Nakakalala yung pananakit. Nung sinabi niyo po yung sa puson, yun nga po, sabi ko ako yun. Oo, wala na yung sakit ngayon. Opo, tapos yung pananakit din po na yung sa mga ano po, batok. Batok? Bakit masakit yung batok mo? Ano po, kasi may migraine din po. May migraine ka rin. Ngayon ko lang papasalamat po kay Lord. Tsaka naniniwala ako sa kanya ko lang binibigay yung buhay ko, sa tatlong naging operasyon ko sa sarili ko. Sa kanya ko lang pinaano sa kanya yung buhay ko. Sabi ko nga sa kanya, magpapatuloy ako sa iyo, Panginoon. Sabi ko ganyan. Tapos... Ilan taon ka na? Ano po? Magte-32 po. Magte-32, mayroon tatlo na yung operasyon mo. Apo. So, hindi na dadadalan. Wala na yun. Magaling na. Apo. Kinigaling na po. Alam pa ka na. Sige. Sige. Sige.
tapos sa plano na makarating po ako ngayon dito. Oo. So ano ka, magawa ka dumating, ano yung nakaramdaman mo o problema mo? Apat na araw na po nararamdaman kong kumikirot po dito po. At sa masakitan, si Mura ko po. Oo. Sabi ko po, nung nag-text sa akin yung pamangkin ko po na pumunta po kami rito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama ko. Kaya sumama po ako na pumunta rito. Tapos, sabi ko po kanina, bago mag-umpisa ng gawain po, hindi po ako aalis dito na hindi po ako ma... Yan ang gusto ng ating Panginoon. Hindi yung sana, hindi yung baka sakali. Amen? At alam mo, bawat isa rito ay may maganda ginawa ang Panginoon. Naniniwala ba kayo ron? At yung iba siguro marahil na inahihiya na. Hindi magpapatotoo. Kaya, napakaliwanag daw. Maliwanag mo lang ulit. Lalo na sa mga nanit, iba kasi kararating lang, ay tapos na tayo. Hindi nyo na inabot. Balikan mo lang ng konti. Jesus, the great provider, na ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos. Pag sinabing lahat, lahat. Pag hindi niya ipaibinibigay, ibibigay niya yan sa tamang panahon. Just wait for the right timing of God. Pag hindi niya, sige, palakpakan natin sa Diyos. Pag hindi niya, ibibigay, it means, hindi natin kailangan yun. Limutin natin lahat yun. Kunyari, pinapag-pray mo yung girl na ito, o yung guy na ito. Eh, hindi siya tumutugon sa'yo. It means, pwede mo na siguro siya. Limut-limutin ang konti. Baka hindi siya ang para sa'yo, di ba? Baka meron talagang nakalaan para sa'yo. Amen? Panayang ganyan mo, hindi ka pinapansin. Panayang ganyan mo, hindi ka niya pinapansin. Dalawa na ang ginawa mo. Hindi ka parang pinapansin. So, baka hindi talaga siya para sa'yo. Katao pa mo ka rito. Hindi, hintayin mo yung nakalaan para sa'yo. Yan. Palakpakan natin si Lord. Kaya, hindi natin kinakailangang mag-alala. God knows all our problems. God knows all our needs. Ang magagawa natin, just trust the Lord. Proverbs 3, 5, and 6, the Bible says, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Hindi natin kinakailangan mag-alala. Hindi natin kailangan maingit. Ikumpara yung sarili natin sa iba. Alam ninyo, ito. Yung mga politician, naninira sa bawat isa. Tama? Hindi naman lahat. Tama? Hindi nagbibigay ng plataforma, naninira. Ayaw sagutin ang mga accusation, no? Sinisiraan nila yung mga kalaban nila. Mga dirty tactics. Alam ninyo, kung ang posisyon iyan ay para sa kanila, hindi na nila kailangan pa ang mag-deceive ng tao at mga dirty tactics. Hindi na kailangan. Maraming tao gusto umunlad ang buhay, tama. Pero maraming tao nagnanakaw. Ninanakawan ang kaman ng yaman. Ang kaman ng yaman, ang kakakaman ng bayan, ang yaman ng bayan. Maraming tao nagbubuwis. Pero maraming tao gusto mabuhay sa buwis. Yun ang nagiging problem. Kaya maraming tao ay nagnanakaw sila, nandadaya sila, naninira sila, deceiving people just to achieve, no? Kung ano yung kanilang mga gusto. Pero mga minamahal, hindi natin kinakailangan na mandaya pa. Hindi natin kinakailangan magnakaw. Amen. God can provide for all of our needs. God will supply all of our needs. Hindi natin no need to steal, no need to deceive people. Just trust the Lord. Amen? Yung mga nagtatrabaho, mga naghahanap buhay, nagdi-negosyo, magtrabaho lang na maayos. Itawag mo ba? Trabaho lang na maayos. Huwag na huwag mandaya.
Yan. Tapos po, mga minamahal, and lastly, dito na po ang magpapakasan mo, understand? Ibigay natin yung para sa Diyos. Kung ano yung hinihingi ng Lord sa atin, ibigay natin. Sabi ng Biblia, in the book of Genesis, chapter 22, verse 1, it says, Genesis 22, verse 1, it says, sometime later, God tested Abraham. Sinubok lang ng Diyos si Abraham. Pakisabi, sinubok. Hindi naman talaga nais ng Diyos na si Abraham ay patayin niya yung kanyang anak. Hindi ito umilin. Pero sinubok lang ng Panginoon, sige, ang pinapapatay ko, hayop. Sunugin ninyo, i-offer ninyo sa akin ng mga hayop. Basta, but this time, Abraham, I will test you if you will obey me. Take your son, listen very carefully, your one and only son whom you love. At ang sabi niya, i-offer mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. Kaisa-isa mong anak, i-offer mo sa akin anak mong minamahal. May tao pa ko ba ito? Yung anak mong minamahal na kaisa-isa, i-offer mo sa akin. Ibigay mo sa akin, ipagkaloob mo sa akin, ipagkatiwala mo sa akin. Alam niyo, si Abraham po, hindi po siya nagdalawang isip. At ano ang kanyang ginawa? Ang sabi ng Biblia, in the book of Genesis 22, anong sabi ganoon? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey, while and I, the boy, go over there. We will worship and we will come back." Mapapansin po natin yung bundok na kung saan iaalay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na minamahal, inabot sila ng ilang araw na nakaraan. Nabiyahe, hindi po biro yun ha. Nagigilip po ba tayo? Hindi po biro yun. Kaya mga minamahal, ang pagsunod po, wala sa layo, wala sa lapit. Amen. Ang tao pa po ba rito? Wala sa layo o wala sa lapit. Yan. Kung saan tayo pinapadala ng Lord, pag-isukulod po tayo, amin po ba? Whether we like the place or not, whether we like the people there or not, so we have to obey. Amen. Amen. At ano pong sabi ng Biblia, nung nakita niya from a distance yung lugar, ito ang sabi niya sa kanyang mga servants, "Stay here. No? I and the boy, go over there. We will worship and we will come back to you." Yung iyalay niya ang pinakadabis niya sa Diyos. Ikaw pa mo ba dito? Ang sabi niya ni Abraham, "We will worship God." Ito po ang hinahanap ng Lord sa mga Kristiyano. Isang mataas na pagsamba. Pagsambang kaya mong ibigay ang dabis mo sa Panginoon. Ito ang hinahanap ng Diyos. Alam niyo, pwede naman tayong maglipot sa Diyos ng basta-basta. Pwede naman tayong mag-offering sa Diyos ng basta-basta. Pero ang hinahanap ng Lord, yung kagaya ng kay Abraham, na willing niya ibigay yung the best niya sa Panginoon. Amen? At ang tapag niya rito ay pagsama. At ito ang hinahanap ng Panginoon sa mga Kristiyano. Pwede ka naman po malapak lang ng ganyan eh. Pwede rin naman. Pero pwede mo naman ito yung malapak eh. Amen po ba? Pwede rin naman tumalong ka ng ganyan-ganyan lang. Pwede rin naman tumalong ka ng mataas. Amen. May tao ako ba rito? Pwede rin naman pagbukas mo ng pitaka mo, ipilihin mo yung pinakamaliit. Amen. Amen. Pwede rin naman yung buong pitaka mo, ilan lang mo. May tao ako ba rito? Diba, pwede rin namang maglipot ka sa Panginoon na pwede ako pangmalapitan lang. Pero pwede rin namang pangmalayuan. Amen. Tama po ba rito?
Pwede rin naman yun. Pwede rin naman, dito lang ako sa lugar na ito. Pwede rin naman, kaysa ang lugar, pwede ako. May tao pa ho ba rito? Pwede naman. At ang hinahanap ng Panginoon ng pagsamba, yung kagaya na kay Abraham, take your son, your only son, one and only son, whom you love. Take it, ha? Take your son, your one and only son, whom you love. Yung kahit sa isa mo, na minamahal mo, yan ang i-offer mo sa akin. Ganyan yun eh. May tao pa ho ba rito? Alam nyo, bago ako nag-full time, I used to study sa PMI, taking marine engineering. Nakikinig ko ba tayo? Pakunti lang nakakaalam nito. Pero hindi ko natapos. Kasi simula ko pang alam eh, hindi ako nakatapos. Dami kong course na pinag-aralan talaga. Tama ba ko ba rito? Nakatapos din ako ng isang kurso. Pero hindi ko nagamit. May tao pa ho ba dito? Hindi para sa akin, hindi para sa inyo, ha? Kinikwento ko lang yung buhay ko, hindi yung buhay ninyo, ha? Naniniwala ko lang. Eh kasi tinatanggaw mo ng Lord into full-time ministry. May tao pa ho ba dito? So wala akong magawa. Kundi itaas yung dalawang kamay ko sa Panginoon ng Lord. I do believe and serve. I do believe because I love you. Amen. 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 Hindi naman tayong lahat tinatawag na yung pinag-ibig ministry, di ba? Itawag ako ba rito? Hindi tayong lahat itinatawag. Kinikwento ko lang sa inyo yung buhay ko. Hindi ko niya sabi yung buhay ko ito, ha? Hindi, buhay. Kinikwento ko lang. Yeah. Naalala ko nung unang panahon, yung mga ariyo ko, mahalin, tapos laging mga alahas ko ba? Dami mong alahas. E bigla akong nag-full-time. Wala ng pera. Wala ng kita, wala ng sahod. Naubos lahat ng alahas. Naubos lahat ng relo. Wala lang natira. Dumating na yung time, pati nga pitaka, hindi na ako nagpipitaka. Alam niyo kung bakit? E wala na akong ilalagay. Pagpipitaka pa pa. Wala ng trabaho eh. Nag-full-time na. Talagang gagawin. Meron akong dalawang bangko, Union Bank at saka Family Bank, ngayon BKI Family Bank. Siyempre, wise tayo eh. Kinakailangan, pag baka magkaroon ng problema yung bangko ito, dapat meron ako isang bangko. Eh, nag-full time na ako, itawag pa mo ba rito? Yung dalawang pera ako sa bangko yan, nahuhus lahat. Nag-full time na ako eh. Amen! Pero ang nakatutuwa sa Panginoon, hindi ako nagutom. Matapos ako mag-full time, amen! Pansamantala lang ako nawalan. Pero ibinilig ng Diyos sobra pa. Alam pa ka namin ang Panginoon ko sa Diyos. Ito na yun. Nung sila po ay dumating na sa lugar na iyo, sabi ni Abraham, stay here. I and the boy will go up there and we will worship. Then we will return. Yun. Ito. Ang gusto ng Panginoon, maniwala ka. Tingin mo sa magandang lalaki sa harapan. Totoo naman eh. Asan na yung magandang lalaki? Hinahanap nila, wala. Asan na? Okay. Hindi, mampakakit ko lang sa inyo yung para mamingi kayo sa akin. Kasi kung saan sa akin nakatingin, kung saan sa akin, sa akin doon. Dapat doon sa dito sa harap. And yeah. Dapat tularan mo si Abraham na ang lahat ng ibibigay mo sa kanya, lahat ng gagawin mo sa kanya, ibabalik ng Panginoon. Yun ang kaayos ng Diyos. Lahat ng ibibigay, lahat ng gagawin mo sa kanya, ibabalik niya. Ilagay mo sa harap niyo. Maraming tao kasi takot magbigay. Takot mag-sacrifice. Takot mag-serve kay Lord. Ang dami kinakatakutan pagpatungkol kay Lord. Pero, gustong burahin ng Diyos lahat yan sa oras na ito. Ang nais ng Panginoon, tularan natin si Abraham. Lahat ng gagawin mo sa para sa Diyos, lahat ng ibibigay mo para sa Diyos, ibabalik ng Panginoon. Tarang-tarang ngayon si Isaac.
Sabi ni Aisha, Father, where's the burnt offering, the offering na na-offering? Ito ang sabi ni Abraham, the Lord Himself will provide. Siya mismo ang magbibigay. Nung ang mamasasaksakin niya si Aisha, sabi ng Lord, wag. At nakakita siya ng isang hayop na nasabit ang sungay sa kahuyan. At ang sabi ng Lord, huwag yung anak mo, ialay mo. Ialay mo ito. Nakikinig ako ba tayo? At ang sabi ng Panginoon, dahil pinatunayan mo sa aking mahal mo ako, na handa mong ibigay sa akin, ano man ang hinihingi ko, mula sa oras na ito, ang pagpapalaw ay lalaki. Salamat ka. Salamat ka. Nahihinig pa po ba tayo? Mentras na hindi mo binibitaman na pinabibigay sa'yo ng Lord. Alam mo ang nangyayari, you are just tying the hands of God. Tinatalian mo lang yun yung kamay na Diyos. May pinapabigay sa yung Lord, ayaw mo ibigay, tinatalian mo lang yun yung kamay na Diyos. May pinapaiwanan sa yung Lord, ayaw mo iwanan. Ano mo? Tinatalian mo lang yun yung kamay na Diyos. Nang ibig sabihin, may Lord gagawin sa yung Lord eh. So hindi tuloy magawa ni Lord yung gagawin niya sa'yo kasi you are tying His hands. Tinatalian mo yung kamay niya eh. Nakikinig mo ako tayo. At gusto ko sabihin sa lahat, para ito sa mga Kristiyano at mga manggagawa ni Kristo, bago ka gamitin ng Lord sa mas mataas, bibigyan ka ninyo sa panibagong karanasan. Yung karanasan mo kahapon, yung karanasan mo nung nakalipas, tapos na yan. Kailangan kang bigyan ng Diyos ng panibagong karanasan. Dahil mas mataas na tapag ang iyong pupuntahan. Mas mataas na huli ang iyong pupuntahan. Nakikinig po ba tayo? Kaya pag binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong karanasan, tugon lang tayo ng tugon. Maging masunurin lang tayo sa Diyos. Huwag natin siyang pigilan. Kung ano yung nais ng Panginoon, sige tugon. Karanasan yan eh. Ako bago ako naging mga ngaral, nagsimula akong gitarista sa church. Nagsimula akong gitarista. Naging member din ako ng choir. Magamat wala naman akong magandang boses. Ang technique lang, pag mataas na, nanginipin ko na lang. Choir naman yun, di naman halala eh. Choir naman yun eh. That is the technique. Pag member ka ng choir, hindi halata. Maglilisin ka lang. Makaibigan tayo sa... Hindi na nahalata niya kasi choir naman yan eh. Totoo. Galing ang tekniko. Lahat halos yung kalihan. Nakaunawaan mo ba natin? Kaya pag pinapadaan tayo ng Diyos sa isang mga panibagong karanasan, tanggapin natin. Magbukas tayo, mag-open tayo. Ang totoo nga kung bakit tumatagal ng blessing natin at tumatagal ng pagkakagamit sa atin ng Panginoon. Kasi hindi tayo bukas eh. Kaya ang nais ng Panginoon ay magbukas tayo. Ingat! At ito po si Abraham. Ano ang sabi ni Abraham? Nakakatuwa si Abraham. Ang dati niyang pangalan is Abraham. Without an age. Ginagyan ng Lord ng age. And age is the name of God. Abraham. Sarai, S-A-R-A-I, tinagyan niyo yung I, tinagyan ng H, Sarah. And that is the name of God. Maraming pangalan ng Diyos. Yung ano na ba pangalan ng Diyos, hindi. Hindi pangalan ng Diyos. Diyos ng mga Muslim, pero Diyos ng mga Kristiyano, hindi si Allah. Amen? Amen? Amen. Ang Diyos ng mga Muslim, si Allah. Amen? Pero ang Diyos ang mga Kristiyano, hindi si Allah. Sino ang Diyos ang mga Kristiyano? Si Jesus, si Kinupa. May tao nga ba rito? Oh. Di ba nung nakaraan, nag-rally yung mga iglesia ng Kristo? Hindi sila alaman nila, babae siya, di lima.
Ang dami nila lang nag-rally. Eh, isa lang kalaban nila. Babae lang. Ang dami nila lang nag-rally. Ang problema, naka-apekto pa sa kalsada. Amen? Nagkaroon pa ng basura. Isipin mo, isa kalaban nila, babae, dilima. Ang dami nila sa EDSA. Napakarami laban sa isa. Kitao pa mong barito. Ang sigaw nila, resign! Sabi ng babae, I will not resign. Kitao pa mong barito. So mga binaman, pasensya na po tayo sa katotohanan na iyon. Pwede pong ibig natin tukulin. At ang sabi nga po ni Abraham, no, I and the boy will return. Kami ay babalik. We will just worship the Lord. At ano po ang nangyari? Ano po? Basahin ko po ha. Bakit nandito na po tayo magwawakas. Ready na yung mga susunod na special numbers. Yan. Anong sabi rito? Yan. Pagsapit nila sa damong iniuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang manggatong at inihiga si Isaac. Matapos gabusin ng anyong sasaksakin na, no? Ni Abraham si Isaac. Kaya anong sabi ng Panginoon? Huwag mong patayin ang bata. Yeah. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld him. Run your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Verse 17, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed. Ito, napakaganda. Tapos na po ako. Kanina tapos na ako talaga. Alam pa na itong pangsirado eh. Bakit ako matapos ito, walang pangsirado pa. Ito po yung itapos ako ako talaga. Ang napakaganda, hindi lang na witness ng Lord si Abraham kung kanya ng mga anak kanyang witness. Amen? Witness din ang Lord, pati ang kanyang family and even his descendants. Amen? Amen. Nakakuhabo ba niya ito ako? Hindi lang witness ni Lord si Abraham. Witness din ang Panginoon, pati yung kanyang descendants. Amen. Tayo mga magulang, bakit ba tayo nagpapakahirap? Para sa sarili lang natin? Hindi. Para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. In fact, we are sacrificing para sa ating mga anak. Hindi alam ng mga anak natin yan. Nagpapakahirap tayo. Willing tayo mag-abroad. Willing tayo ng gabi ay gabing araw. Ang araw ay gabing gabi. Willing tayo mag-sacrifice. Sapagat mahal natin sila. Gusto natin sila pumila. Amen? We want to give them a better life. Ang sikreto pala, para pala yung ating family, yung ating mga descendants, ay mga mapagpala ng Lord. Ang kinakailangan lang pala natin, obedience, amen? Obedience kita. Kailan pala kailangan natin? Kaya sa oras na ito, walang dapat ipag-alala. Ano mga pangangailangan natin ay ibigay ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang alam sa Lord. Ayun lang, ayun lang ngayon, sabihin lang. Taas mo natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Sige po. Yung mga tayo pumigit at sabihin natin, Panginoon, salamat po sa kagalingan. Salamat po sa himala. Maraming maraming pong salamat. Tumugod ka sa aking mga prayers. In Jesus' name, amen. Hindi mo kaya tayo makakaupo na. At bigyan mo lang ng chance na magkalaon yung mga nalita.
Pwede magbigay ng chance yung mga dalhin na magkaloob? Wala sa mga sagot. Yung gusto lang magkaloob. Yung ayaw magkaloob. Okay lang. Ayaw eh. Yung gusto lang magkaloob. Yung mga dalhin. Yung mamakit natin, umuwi ng Agul San Genzor. Agad niya ng Agul San Genzor, meron daw church doon, walang nagpapastor. Amen? Itawa mo ba? So hindi siya umuwi ng Agul San Genzor para magpastor. Umuwi siya ng Agul San Genzor kasi taga doon siya. Na bumalik na siya sa province niya. Amen? At pagdating niya ng Agul San Genzor, according to him, meron daw isang church doon, now, no one is pastoring, walang nagpapastor. Amin po ba? So, ang ginawa niya, nagpastor siya. Pinasukay niya yung church noon. Amen? Ano sa mga sagot? Ngayon, tumawag siya sa akin. At ang sabi niya sa akin, anniversary raw nila, this coming September, mga last week ng September, if I'm not mistaken. Itao pa mo ba dito? Last week na nga, December. At ang sabi niya sa akin, gusto ko po kayong makarating dito. Amen. Kayo po ang gusto kong mag-preach sa anniversary natin dito. Itawag ko po dito. Amen. I've never been to Agul San Genzor. Wala ba lang ang mabunta ko naman? Wala ba? Wala? Wala naman? Pero karoon? Pero karoon? Biligado ba? Pero may nalis ko kayo sa atin kapunta ni Lord, no? Kapunta kaya ako ni Lord. So, tinanong mo siya, kaya naman magpunta ron. So, they are waiting for me at saka yung team sa pagpunta ron. Gusto niyo ba makapunta ako ng Agul San Genzor para mag-preach? Tama mo ba rito? Will you pray for me? At sa team? Wala sa masagot. Will you pray for me and for the team? Na ano sa mga Agul San Genzor? Pagkatapos ng Agul San Genzor, magtatakbo ako ng Katanduanes. Kasi tumawag din yung kapatid natin, Thanksgiving din sa Katanduanes. From Agul San Genzor, konti pa lang lang, tatakbo naman ako ng Katanduanes. Amen. Specifically, sa uga, pandang Katanduanes. Uugain talaga katawan mo, bago ka makarating. Gusto na ba ako makarating doon? At saka yung team? Wala naman sumasagot. Will you pray for me and for the team? Wala naman sumasagot. Oh, huling tanong, ikaw walang gear ito. Gusto niyo talaga makarating ako sa mga lugar na yan, naasama ka. Sige po. Can I take an offering? Pamasahin namin back-to-back kahirmahan namin. Hindi naman namin sigurado, may mga pera yung mga ito. Can I take an offering? Walang sumasagot. Okay, take an offering, mission offering. Sige, paikutin natin ang offering, gusto nila eh. Habang rin, sige na, paikutin yung offering, tapos special lumber, okay. Anong masunod? Yung engine natin, sino masunod? Sige. Ako, bakit kasing ang mga, yan ang mga awit, yan ang mga kanta, may mensahe, at yan po ay yung, narinig nyo ba yung bawat, ano, letra, liriko nung kantang yun, isa po ba tayo? Isa po itong paghamon sa atin. Amen. So, naku, tama naman yung i-exhort ko po ng kaunti lamang bago po tayo manalangin para sa ating pangwakas na panalangin ay hamuin po sa aklat ng Mateo 24. Ganun din po yung mensahe. Sabi po rito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabing, ako ang Mesiyas at marami silang maliligaw. Biruahin po yun. Tapos tumalun po tayo sa verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ganda po, ano? Sige nga, ulitin natin verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ayan. At ang pinakahuli, verse 14, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa saka
mabuting balita ng kaligtasan tungkol sa paghahari ng Diyos. At yan po ang role na ginagampanan na ito ang sabi ng Panginoon sa huling kapanahong ng ito. Bakit umabot ng 22nd year anniversary? Marami pong nagsimula pero hindi po nakaabot ng ganito katagal. Sapagkat ito po ay itinayo ng Diyos, ipinanganak sa puso ng Diyos para sa ano pong anong role, ano pong gagampanan nito na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng bansa upang bago dumating ang wakas, ang lahat po ay makamaligtas. Amen? At ang sabi doon, bakit itinayo ng Diyos ang ganitong programa? Ito ang sabi ng Panginoon. Sapagkat sabi po ng ating binasa, maraming darating. Magsasabing sila si Kristo, sila ang Mesiyas, sila ang sugo, sila ang tagapagligtas, sila ang tamang daan, sila ang dating daan, sila ang maputing daan, sila ang iglesia, ang haligi, sila ang tama. Pero ang lahat pong ito ay mga maling katuruan, mga maling sugo, mga maling Mesiyas, mga maling iglesia. Amen? Ang totoo pong iglesia ay yung itinayo at itinatag mula sa pinakapuso ng Diyos. At yun po ang purong-purong salita ng Panginoon na siyang ipinapangaral at na siya pong vision and mandate ng ito ang sabi ng Panginoon. Naalala ko po nung nagsimula ang radio ministry, ito po ay sinuportahan ng isang baba. Hindi naman siya balo, pero para siyang babaeng balo. Siya po ang sumusuporta ng babae dito linggo-linggo. Mula sa kanyang, kinukuha niya po yung tights mula sa kanyang asawa na nagtatrabaho na malakas pa kumita noon. Bagamat siya ay binabatigo, sinutuliksa ng asawa niya, pero tapat siyang nagbibigay, sinusuportahan po niya ang radyo. Nagmula po yun sa pagsuporta ng isang babaeng balo, at nawala yung babaeng balo na yun, hindi po tumigil ang ito ang sabi ng Panginoon. Ang daming tumating at nawala, pero nanatili ang ito ang sabi ng Panginoon, 22nd anniversary na po. Na anong ibig sabihin yan? Na kapag ang isang gawain ay nagmula sa puso ng Diyos, dumating ang tao, mawala ang tao, mananatili ang gawain ito. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sapagkat hindi po ito nakadepende sa tao, nakadepende ito sa tawag ng Diyos, sa mandate ng Diyos, sa pangitain ng Diyos, sa vision ng Diyos. Kaya ka po walang kakaba-kabay. Dumating ang mga milyonaryo, nawala ang mga milyonaryo, hindi po kami naliglig. Sapagkat hindi po sa kanila nakabase ang gawain, ang ministeryo, ang pinapagawa ng Panginoon. Amen? Where God calls you, God will provide for you. Kaya nga po, very prophetic din po yung ating theme. Amen? Jesus, the great provider. Siya po ang tagapagtugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya alam po sa araw po na ito, hindi po tayong lahat nabigo. Amen? We have been blessed. We have been healed. We have been touched by God. We have been met by God. We have been embraced by God. At muli nakatanggap tayo ng sariwang mensahe na magpapalakas sa atin upang pagbalik natin sa ating mga lugar-lugar, panibagong kalakasan. Amen? New strength, new mandate, new vision, new hunger, and new burden to reach more souls. Sapagkat sabi noon, bago dumating ang wakas, ipapangaral ko ang mabuting balita ng kaligtasan. And I'm so blessed sapagkat marami po tayong nagtutuwang-tuwang. Amen? Hindi po namin maaabot ang mga liblib na lugar. Pero kayo po ang nilagay ng Lord doon. Amen? Hindi po namin maaabot ang mga malalayong probinsya. Pero marami pong inilagay ang Lord noon doon na mga kapatiran natin upang silang umabot. Amen? Sa mga iba't ibang dako ng bansa. And God has been gracious, faithful, and good because today, we are celebrating our 22nd year anniversary and counting. Amen? Until the rapture comes. Amen? At ang ganda po ng mensahe, sabi doon, maraming darating, magsasabing silang Mesiyas. Naku, ang lalaki ng mga ministry nila. Akala mo, di ba? Sa radio, sa TV, naku, araw-araw. So, kung titingnan ko, parang tama yata ito. Ah. Bakit ano? Ang lawak ng ministry, di ba? May sariling TV station pa, di ba? Tayo, nakiki-TV station lang tayo, nakiki-radio station lang tayo. Pero hindi po yun ang sukatan. Sabi doon, maraming darating, manliligaw nga sila at marami silang maililigaw.
Pero salamat sa Panginoon kasi may mga tinawag na mga totoong mga lingkod ng Diyos sa mga katauhan po ninyong lahat. Praise God sa buhay nyo. At ang sabi po doon, siyang mananatiling tapat hanggang wakas maliligtas. Pangawakan niyo po yan sa buhay mo. I will be faithful to the end. Amen? Huwag yung sayangin yung nasimula ng Diyos sa buhay niyo. Manatili po tayo lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat maraming magiging sagawal, maraming mga akal. Kasabayan mong tumatakbo. Okay, marathon, di ba? Kasabayan mong tumatakbo. Paglingkod mo, wala na. Nandun na, na-wayward na doon sa track and field. Kumbaga, nawala na sa linya, di ba? Kasabayan kung tumatakbo, pagtingin mo sa kaliwa mo, wala na rin. Ano gagawin mo? Ayoko na lang mag-isa. Ayoko na nga. Quit na rin ako. Di ba? Surrender na rin ako. Sama-sama na lang kami. Di ba? Pero hindi po yun. Amen? Mawala man sila na tumatakbuhan. Basta ikaw, focus ka lang sa finish line. Amen? Because He, Jesus Christ, who began a good work in us all, will finish it to the end. Amen? Until the day of the Lord Jesus Christ. Yun po yung pinakadakilang pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Sige nga, palapakan natin ang Panginoon. Tapos, sabihin mo sa katabi mo ng may iti and with conviction, sabihin mo, mananatili ako hanggang wakas. Kahit na sino pang mawala, mananatili ako hanggang wakas. Kasi nandito ako para kay Jesus, hindi para sa tao. Amen? Amen. Kaya yung... Amen. So we are here because of the Lord Jesus Christ, not because of any man, not because for any reason. Amen po. Amen. Sige, tayo mong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Let us just bless the Lord. Tayo po ay magko-closing prayer na. Amen. And hallelujah. God is good. God is great. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon at alam ko, patuloy po tayong lalakas. Patuloy po tayong papailan lang sa bansang Pilipinas. At sa tulong po ng teknolohiya, hindi lamang po Pilipinas ang ating maaabot, kundi ang buong daigdig. Sapagkat yan po ang pangako ng Diyos. Mateo 24:16, sabi po doon, at ipapangaral ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng dako, saka darating ang wakas. Amen. Hallelujah. Sige po tayong lahat ay umuko. Let us just sing the song, To God Be the Glory, To God Be the Glory. To God. Hallelujah, Lord. To your name be the glory. Alone. For you deserve, O Lord God, all praises and worship. You are true. Marami pong dumating at nawala, ngunit hindi ka po nawala. Nanatili ka sa iyong tawag sa aming mga buhay. Nanatili ka sa pag, nanatili kang mabuti.
Truly God, lahat Panginoon ng bagay na ito'y naganap, nangyari dahil sa iyo. Tunay na naging tapat ka sa iyong pangako, sa iyong mensahe, sa iyong mandato, Panginoon, sa iyong pangitain at panaginip para sa bansang ito. Itinayo mo po ang programa at television ministry na ito, Panginoon, upang gampanan sa huling kapanahonan ito ang pangangaral ng iyong salita para sa lahat ng tao. At salamat sa mga lalaki at babaeng pinili mo upang maging mensahero. Panginoon, you are raising up, O God, new generation of soft-hearted women and men of God, Panginoon. Sa mga liblib na po, Panginoon, gagamitin mo sila mightily. Gagawa sila ng mga tanda at himala, mga ordinaryong tao, Panginoon, na kakasihan ng iyong banal na espiritu. Gagawa, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, ng mga pagpapagaling sa mga may sakit, ng pangangaral ng iyong salita, na magbabago ng maraming buhay. At ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid sa gimba, you, ikayo ang tinatawag ng Panginoon. God is raising you up in these last days as the new generation of servants who will do great and mighty things for God's glory. Hindi nyo natitignan ang mga sarili nyo na maliliit, na walang kakayanan, kundi titignan nyo ang mga sarili nyo na sugo ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, and you will, arabashikarababasanda, you will turn your places upside down for Christ. Itataas yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sa inyong mga lugar at wala silang magagawa kundi manginig sa inyo. Sapagkat ang Diyos ay kinasihan kayo, God is increasing His power in your life. Yes, harabashiki alalabasanda rababakanda. And the Lord is saying, you, papatungan mo ang mga may sakit, huwag kang matakot, gagaling sila. Huwag kang matakot, ibuka mo ang iyong mga bibig. Sapagkat babago, magbabago ang buhay nila. At ito ang sinasabi niyang Panginoon, God will give you the power to make wealth. God will give you the power to increase your provision, to increase your wealth because you will support the last days ministry of the Lord sa lugar na yan. Kurabashikirababashanda. Hindi lamang sa iisang tao binigay ng Diyos ang pabor ng pagyaman, kundi lahat ng mga tao masunurin sa Diyos. Payayamanin ng Diyos. Palalaguin ng Diyos. At kayo ay pinagtagumpay na ng Panginoon. Paniwalaan nyo sa mga susunod na panahon ng buhay ninyo, makikita nyo ang paglago ng inyong mga kabuhayan. Because God has called you to increase. God has called you to increase, saith the Lord. Kurabashiki rababasanda rabasanda. At kayo mga taga main church, huwag kayong magpahuli. Sapagkat nasa inyo ang unang mandato, huwag niyo itong kalilimutan ang sabi ng Panginoon. Do not abandon the vision. Do not abandon the mandate. Kayong mga hindi naging tapat sa inyong mga pangako sa Diyos, ito na ang panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. At hindi pa nahuli ang lahat, bumalik kayo, sabi ng Panginoon. Ibalik niyo ang inyong katapatan sa pagbibigay, kayong mga nakalimot. And the Lord is merciful enough to raise you up again. Kurabasanda, to restore you into your calling of giving and prosperity, saith the Lord. Shikia lalabasanda, rabasanda. Kuroboboshundo. At ito ang sabi ng Panginoon, ang ministeryo ito ay patuloy na lalakas, patuloy na lalago. Aabutin hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong daigdig. Kurabashiki rababasanda. Kurabasanda, rabakia labasanda. Kurabashaka rabasanda. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, because your word is true. Your word, O God, shall come to pass. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid na nandito, naglaan ang oras panahon, nagmula sa mga malalayong lugar. Bumiyahe, Panginoon, at alam ko naman na hindi sila nabigo. Punong-puno ng kagalakan, babalik sila sa kanilang mga lugar-lugar upang Ama, kampanan ang pinapagampanan mo sa kanila. Ang challenge ay tinanggap, Panginoon, and they will go and preach the good news to every creation. Father, bless them, protect them, keep them in your safety as they travel. Let your traveling mercies be upon them. And even upon this place, Lord God, a new anointing shall arise, a new vision shall arise. This place, Father God, shall be ablaze with your glory, Father God.
Urabashikarabasana. Panginoon, i-preserve mo ang anointing. Pagbalik namin sa susunod na linggo, Ama. Greater hunger and thirst. Maraming kaluluwa magtitipon sa lugar na ito. At mula sa lugar na ito, Panginoon, mag-aalab, Ama. At magdurugdug, Panginoon, ang pagnanasang abutin ang Pilipinas at ang buong daigdig ng iyong salita. Maraming maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, pinapagpala namin. Sige po, mag-speak tayo ng word of blessing para sa man of God with whom ang lahat ng bagay na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Speak blessing upon the man of God, Pastor Ricky Carillo, Pastor Ricky Carillo, from which the vision and the mandate has originated. Sa Kanya po ibinigay ito ng Panginoon at hallelujah. O Rabashika Rababasanda, patuloy na blessing at pagpapala ang dumaloy sa Kanya. He will continue to go around the Philippine Islands, and not only the Philippine Islands, but to the nations of the world. The time has come, the time has risen, ripened, saith the Lord. It is now God's time for you, man of God, to go out, O Rabashika Rababasanda, and fulfill and consume the prophecy of God in your life. O Rabashika Rababasanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we thank you and we bless you. We give you honor, we give you praise, we give you adoration and thanksgiving. For you alone deserve it, Father God. In Jesus' name, and everyone says, Amen. Harapin sa inyo, Pastor Ricky, na ang pagpapala ay para sa ating lahat at paglaki ay para sa ating lahat ay para din sa mga taga-Pampanga. Amen! At para din sa iba't ibang panig ng Nueva Ecija. Amen! At para din sa mga taga-Agusan del Sur at iba't ibang panig ng Mindanao. Amen! At para din sa mga taga-Bicol, mga taga-Bisaya, taga-Canada at sa iba't ibang panig ng Bayang Pilipinas at sa iba't ibang panig ng San Dagdigan. So much love in the kingdom.